At sa ating pag-usapan, I felt na ang isa pong bahagi ng ating panawagan bilang pong isang pari na mananampalataya kay Jesus. Ito po ang gusto pong ihatid sa atin po na mensahe to encourage us, called to conquer. Tinawag upang pong magtagumpay at patuloy po anuman po ang nasa ating paanan, nasa ating sitwasyon, inaharap natin, mapagtagumpayan natin to. Tinawag po tayo dito sa buhay na ito na ipamalas ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kagandahan at kaluwalhatian at maranasan po ang kapangyarihan ng kanyang milagro sa ating buhay habang tayo'y nagtitiwala sa kanyang salita at buo po na nagpapasakop sa kanya. Whatever we are going through in this life is meant for us, niloob po ng Diyos, anuman ang ating kalagayan, niloob po ng Diyos na tayo ay maniwala sa kanya at makihati o makamtan ang kanya po na kapangyarihan at pati na rin po ang kanyang katagumpayan upang isulong ang kanyang kaharian sa ating buhay. We have the power of God to live victoriously. Ang lahat po na sa ngayon, magsabi ng Amen. So, ito po ang gusto pong ilagay sa atin. Pag meron po tayong problema at dumanas ka man ng temptation, trials, persecution, discouragement, distress, doubt, o tinatawag po natin pagkabagsak, pagkadurog, kahit na sumisigaw sa ating paningin, sa ating imahinasyon, sa ating kaisipan, na tayo ay walang pag-asa, parang iniwan ng Diyos o parang kinalimutan at na-miss natin ng Diyos o kaya wala ng pag-asa, gusto ko pong ipahayag ang katotohanan ng kanyang salita ay higit na makapangyarihan kesa sa ating pakiramdam. At kung ito ang tatayuan natin, tayo po ay patuloy makakaranas ng kanyang pagliligtas at lahat ng sangay magsabi ng Amen. Ang sabi po ng Revelation, pwede pong tayong lahat muli ay tumayo bilang lampong pagbibigay galang sa kanyang salita. This is our foundational verses. Revelation chapter 1 verses 5 to 6. Allow me to read it from the NASB edition of the Bible. Ito po ang pahayag ng Panginoon. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of the earth, to Him who loves us and release us, pinalaya tayo mula sa ating kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Verse 6, and He has made us to be a kingdom, kaharian, paring mananampalataya, priest to His God and Father. To Him be the glory and the dominion forever and ever. And everybody will say, Amen. Amen. Makapo na po tayo. Ayon sa pahayag po ng salita ng Panginoon, tayo ay pinalaya sa lahat ng sumpa ng kaaway. God bless you, Abby. Ano po? At patuloy pagpalain ka ng Panginoon. At ang sabi po sa verse 6, He has made us. Ginawa tayo. Inilagay tayo sa posisyon na walang hanggan. Tayo ay kanyang kaharian, paring mananampalataya sa kanyang Diyos at Ama. At sa magitan ni Jesus Christ, to Him be the glory and dominion o paghahari forever and ever. Amen. I want us to emphasize God's calling to us. Number one, ginawa niya po tayo na isa pong kingdom of priests, isang kaharian. Hindi lamang banal, hindi lamang pinagpala, kundi tayo po ay itinalaga niya bilang isang kaharian na siya ang nagahari at tayo ay nakapasailalim sa kanya na maging pong mananalangin o pari, saserdote na mamagitan sa mga tao. At yan po ay makikita natin sino ang lumikha, sino ang tumawag, sino ang naglagay sa atin. Ito po ang sabi ng verse 5, and from Jesus Christ.
ang ating Panginoong Tagapagligtas. Kapatid, mananampalataya na kaibigan ko, kamanggagawa kay Yeso Kristo, at pati na rin po, anuman ang iyong dinadaanan, anuman ang iyong pangailangan, anuman ang iyong inaharap, anuman ang iyong kinasusuotan, kaya ka na patuloy ibangon ng Panginoon at kaya na iparanas ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa iyo. Lahat ng sangay, magsabi ng Amen. Ang tinatayuan natin, ang ating pong binigyan ng paglalagak ng ating pananampalataya, not our emotion, not our experiences, not ang kung ano ang alam natin, naranasan natin kahapon o ngayon, o kaya ano ang pakiramdam ng isa pong bumababa, tumataas na emotion natin, kundi ayon kay Yeso Kristo, ikaw at ako ay tinawag bilang kingdom of priests. Now, sa kingdom of priests po, ito ay kaharian, merong hari. At ang hari ay si Jesus Christ. And guess what? Ang hari natin, hindi po mahina, pipitsugin, pabago-bago ang isip, o kaya siya ay natatakot, o kaya pag nagkakaroon ng sigalot, at pati na rin po mga kaguluhan sa mundo, siya ay natutureta. Never. He is the immovable, untouchable, and eternal God. At lahat ng sangay, magsabi ng Amen. Alam po niyo, kung tatayuan lang natin ang ating sarili, mauubusan ka ng confidence. Tatayuan natin ang ating riches, mauubusan ka ng security. Tatayuan natin ang posisyon sa buhay, merong higit sa iyo, mai-insecure ka. Pero pag tatayuan mo who you are in Christ Jesus, you know you can stand by the grace of God na merong pananampalataya, merong kapayapaan, kahit magulo ang nangyayari, ang Diyos ay sumasayo, ang Diyos ay kaantabay mo, at may pag-asa, may milagro ka, at lahat ng agree. Magsabi ng Amen. It's time for us to rise up po, na patuloy po ang iyong kalagayan, ang aking kalagayan na may problema, may sigalot, o kaya may sakuna, o may sakit, o kaya may crisis. That is the stage, the starting point ng Panginoon upang siya ay tumayo at sabi niya, walang imposible sa akin. Lahat po naniniwala doon, magsabi ng Amen. What are your needs, brethren? What are you looking for? What are you crying out? Tumawag ka sa Diyos. Tanganan mo, kapitan mo, i-embrace mo, at tayuan mo ang salita niya na siya ang tapat na Diyos. At ang sabi ng Revelation 1:5 from Jesus Christ, ang tapat na witness. The firstborn of the dead. Siya ang nagpabangon, ang unang bumangon sa mga patay. At kung ano ang patay sa physical, emotional, mental, kayang buhayin niya ng Panginoon. The reason na tayo po ay nananalangin ng matindi, hindi dahil ikaw ay full of confidence, o kaya maganda ang personality mo, o kaya marami kang pera sa bulsa, o kaya walang problema sa pamilya mo, o kaya marami ang naging kain sa iyo. No, the reason you are full of confidence is because of the God who is faithful and His name is Jesus Christ. Pag siya po ang tinayuan natin, palagi kang may encourage. At sa panahon po na kung saan mahina tayo at tayo po ay nanlalamig, tayo po ay durog, tayo po ay nagkasala, napawalay sa Panginoon, come back to Jesus! At lahat ng sangay magsabi ng Amen. There is hope in Jesus. Ito po ang sinabi po ng Revelation chapter 1 verse 5 sa huling talata, to Him who loves us and release us from our sins by His blood. Kahit po meron tayong mga weakness and wickedness, mga nagpapapigil sa atin, o kaya meron po mga punto na sinasabi natin, di ko mapagtagumpayan ang kaisa-isang kasalanto, una muna pong isipin, pinalaya ka na ng Panginoon sa kasalanan. At kung pinalaya tayo sa kasalanan, papunta tayo sa impyerno, kaya at patuloy pinalaya ka rin sa weakness. Ang kailangan lang, mag-submit ka sa Kanya. Amen. Meron pong mga tao na hirapan pong lumaya sa kanila pong mga personal weaknesses.
Meron pong mga struggles sa buhay kasi they are trying na tugunin ang kanilang takot, tugunin ang kanilang insecurity, tugunin ang kawalan nila ng pagbabago sa magitan ng mental effort. At sasabihin nila, kung gagawin ko lamang to, kung patuloy magiging mabait lang ako, kung patuloy ako ay ito ang i-accomplish ko, gagawin ni Lord to. Well, pero ito po ang una ko pong gustong sabihin. If you will submit to Jesus. As I mean, Lord, I cannot change myself. I cannot set free myself. Pero Lord, kinakapitan ko ang iyong kapangyarihan. Ang iyong sada, lalaya ka. Amen. Sa mga meron po nahirapan na masabi, hindi na ako magbabago. Pwede pa po kayo magbago because you are in Jesus. At ang pagbabago natin, papaganda, hindi papasama. Lahat po ng sa akin, masabi ng amen. Bakit dito ko po tapusin? Dahil hindi ko may bibigay lahat. Pero the foundation is this. Tinawag ka at ako ng Panginoon. Especially tayo po mga intercessor, naglilingkod kay Lord, at pati na rin po sumasamba, tumutulong sa gawain ng Panginoon. Tinawag ka, anuman ang profession natin, bata ka man matanda, teenager, bagong mananampalataya, o hindi, o nag-backslide, o matagal nang nakalingot sa Panginoon. Tinawag ka dahil binili ka ng banal na dugo ni Jesus na isang kaharian ng mga pari. At pag siya po ang hari, ibig sabihin, nagtagumpay siya, magtatagumpay ka. Magtatagumpay ka. You are called to conquer. Ano ang inaagap mo? Discouragement, duda, confusion, or even kamatayan na para bang nasa iyo, Lord, namamatay na ang pag-ibig ko sa iyo, ang devotion ko sa iyo, o kaya ang relasyon naming mag-asawa, o kaya ang sitwasyon namin sa aming pamilya, o kaya ang aking mahal na taong ito, kaibigan na ito, kamag-anak ito, namamatay sa sakit, karamdaman. You are called to conquer. Maaring po, hindi mababago pansamantala ang mga sitwasyon, pero hindi ka mawawalan ng pag-asa because ang iyong kakapitan, ang iyong tatanganan, ang iyong tatayuan ay si Jesus. Lahat po nang agree, magsabi ng amen. Pwede kang umarap sa problema na katakot-takot ang lahat ng atake ng kalaban, and yet, because you stand in the Word of God, in the authority and finality and security, eternality ng Word of God, at sabi mo, tumatayo ako, hindi sa aking emosyon, hindi sa aking kakayahan, hindi sa aking karanasan, kundi kay Jesus Christ, therefore, ako ay magkakaroon ng kapayapaan, matatanggap ko ang milagro ng Panginoon. No wonder po, kahit meron pong mga ga-impyernong dinadaanan, ang mga kamanggagawa, ang mga buhay natin, ang ating mga kamag-anak, dahil nagpasakop tayo, lumuhod, nagpakumbaba, at iniwan ang kasalanan, at nagsisikap sa biyaya ng Diyos, na sabi natin, Panginoon, kahabagan mo ko, tatayuan kita. No wonder, kahit anong nangyayari, nakatayo ka pa rin. Bakit? Because of Jesus. Because of Jesus, you are called to rule. Ikaw po at ako ay tinawag upang po na magtagumpay. Ano po ang dinadaanan natin? Ano po ang sitwasyon natin? Ano ang pangangailangan natin? Pwede kang hindi malunod ng yung sitwasyon, ng yung pangangailangan, ng yung karamdaman, ng yung damdamin sapagkat ikaw ay titingin hindi sa panloob mo na kalagayan, kundi sa taas. At ang nasa itaas ay ang nagahari na walang iba, kundi si Jesus Christ. He has made you a kingdom or priest to rule and to reign at to intercede. Kaya po, tayo po na patuloy po na tumatangan sa kanyang salita. Pwede mong maranasan. Kahit kinakabahan ka, kahit na meron kang harapin na hindi pa magbabago, for the moment, pero nanatili kang nakatayo, napatag, because of Jesus. Amen po ba? Meron po akong isang salita. Wala po ito sa PowerPoint, but I felt led and then we will pray. You have the authority of God. Matthew chapter 7. Basahin ko lamang po ito. This is where we will end up. Matthew chapter 7, na ang sabi po ng Bible, na nakikinig na ngayon sa ita at tatayuan ito,
Therefore, everyone who hears these words of mine, Matthew 7:24, and act upon them may be compared to a wise man na itinayo ang kanyang bahay o buhay upon the rock, and the rain, Matthew 7:25, descended, and the floods came, and the winds blew and burst against that house, and yet it did not fall, for it had been founded upon the rock. Lahat na po ng mga nakakapakinig ng salita ng Panginoon at sinasabi natin, Panginoon, tatayuan ko po ang iyong salita at kahit wala pa ang nakikita ko po na pinapanalangin, I will act as if tinugon mo na. Kahit dumating po ang problema na simbolo po ng rain, ng floods, at ng strong winds na gustong magpatumba sa ating pananampalataya, sa buhay natin, o kaya sa mga pinapanalangin natin at tinatayuan natin dahil naniniwala kay Jesus at tinatayuan mo ang kanyang salita, naniniwala ka, mananatili kang nakatayo. Brethren, this morning, this week, whatever challenges you will be facing, be confident, be assured, God has given you the power to overcome, to rule, and to reign, at expect ang kanyang supernatural move. At lahat po na sa kanya, masabi ng amen. Tayo po'y manalangin. We honor you, Lord God. We bless you. Salamat sa iyong banal na panawagan. Sa pagitan ng dugo ni Jesus Christ, pinalaya kami. Binigyan ng kaligtasan. Binabago, nililinis araw-araw. At patuloy, Lord God, anuman ang karamdaman, physical, mental, emotional, moral, sexual, and even curses on the finances, and most of all, spiritual, Lord God. The blood of Jesus Christ ang naglilinis, nagpapabanal, nagpapalaya, nagpapagaling. Receive that healing grace right now. Pumayapa ang iyong kaisipan. Matahimik ang iyong puso. Magkaroon ng kapayapaan ang iyong espiritu na napalayo sa Diyos. Sa lahat ng mga nagpapakumbaba, nagpapasako, nagpapabago, nagpapatuwid, nagpapalugad, pahintulot na ikaw ang masunod sa alam mga buhay, touch them, Lord. Sa mga nakipaglaban, Lord God, na meron pong struggle of following you and listening to their flesh or pride of life or lust of the eyes, Lord God, let them found the cleansing power of the blood of Jesus. At sa lahat po, Lord God, ng mga nagdurusa at pati na rin po, Lord God, nangungulila and even natatakot, Lord God, let your mighty comfort ang patuloy umihip sa kanilang mga buhay at makahinga sila ng malalim at maluwag na they are releasing ang kanilang mga kabigatan sa iyong banal na trono. Receive the grace of Jesus. We speak, Lord God, ang iyo pong kapayapaan, ang iyong kagalingan. Pinagpala ang umagang ito, ang araw na ito, at sa iyo po namin ibinibigay lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lahat po yung magsabi ng malakas na Amen, 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 Amen. Salamat po natin, Panginoon.